Kumusta kayo mga tropips? Meron tayo ditong package from Lazada at galing ito sa Boutique Bike Shop. For today's video, ang gagawin lang naman natin, bubuksan natin to tapos check natin kung ano yung pinadala nila sa atin. Ano yung package natin at bubuksan na lang natin yan. Pero bago natin buksan yan mga tropips, bigyan ko lang kayo ng konting info about dun sa nagpadala nito, yung Boutique Bike Shop. Just in case na may kailangan kayong bike parts sa Lazada, ito napaka-legit ng store na to. So ito yun guys, Boutique Bike Shop. Lalagay ko na rin sa description tsaka sa comment section yung link ng Lazada nila para ma-check nyo agad yung store na to. Napaka-legit na guys, Boutique Bike Shop. Meron silang 11.2k followers at ito yung mga tinitinda nila sa store nila. Mga brakes, forks. Napakaganda ng rating ng shop na to guys. Yan, meron din silang rigid fork. Tapos Shimano SLX M7000 na 1x11. Ayan. Kung medyo nagkakasakit ka ng upgradeitis, ako, para sa iyo yung store na to. Tsaka guys, napakabilis nila mag-pack at mag-deliver ng item. So, napaka-solid ng shop na to. Ayan, meron din silang Novatec na hub. Tapos check natin sa categories. Ito yung mga brand na nakita ko sa categories nila. Meron silang Manitou, SR Santur, Vivimax, Shimano, DP Swiss, Novatec, KS, ART, tapos DNM, Meroka, Zoom, KMC, Light Pro, Pro Wheel, mga bicycle fork, bicycle frame, bicycle hub, ang dami. May kailangan kayong bike parts, punta lang kayo dito sa Boutique Bike Shop. Okay, simulan na natin. Sa box, wala namang ibang nakalagay. Yung Lazada lang mismo na pangalan. Dito sa ibaba, may nakita ako nakalagay. Zoom bilateral drive disc brakes. So, mukhang brakes itong pinadala nila sa akin. Buksan na natin. Wala kasi tayong cutter, kaya tis-tis mo na sa gunting. Okay. Hindi naman masyado mahirap buksan siya. Okay. Ito yung laman ng loob. Meron pa siyang mas maliit na box. Ito the rest, wala naman. Karton lang. So ito yung pinaka inaantay nating buksan. Ito yung medyo mahirap buksan kasi napakadami niyang tape. Okay. Ito ang unang bumungad sa atin. It's an keychain. Oh, BB Max. Isa sa mga brand na binibenta nila. Tapos, bolt. 5mm Allen key na bolt, 4 na piraso. Okay, ito na yun. So, wala na. Wala nang laman. Packaging pa lang, nakaka-secure na kayo na magaling sila mag-handle talaga ng package kasi secure na secure yung package nyo sa dami ng balot. Okay, ito na yung Zoom brake. Tawag nila na dito isang Zoom bilateral disc brake. Ito yung pinadala sa atin, Zoom bilateral disc brake. Ito yung pangharap, may kasama na siyang adapter for IS mount. Kung sakaling IS yung fork nyo, mamamount nyo pa rin itong brake caliper na to. Just in case naman na post mount yung fork nyo, tanggalin nyo lang itong bolts at diretso nyo nang i-install itong brake caliper. Ito naman yung panlikod. Meron na rin siyang adapter for IS mount. So same lang din nung fork. Kung sakali na IS mount yung frame mo, direct mo na siyang mailalagay ito sa frame mo. Kung post mount naman, tatanggalin mo itong adapter. So may magnet tayo dito. Check natin kung ano yung material na ginamit dito. Itong part na to is aluminum, pati yung pinaka-body niya sa aluminum. Paliban nga lang dito sa bolt yung nasa gitna na to, yung steel siya. Adapter, aluminum, yung bolt, steel. Same lang din dito, yung bolt dito, steel din. Yung barrel adjuster niya naman is aluminum. So, okay na okay yan kasi hindi siya kakalawangin. Check naman natin yung weight. Sabay na natin. So, yung timbang niya, it's 468.3 grams. Ito guys, naka-route yung kable.
Tapos dito nyo siya isusuksok, tapos saka hihigpitan. Gagamit kayo ng 5mm na Allen para luwagan siya. Tapunan ko lang sa brake caliper na to. Pagka nahihila siya, sabay na gumagalaw yung brake pad niya. Ayan o. O diba? Hindi katulad ng iba na isa lang yung gumagalaw. Pero ito, dalawa siya. Ito namang dalawang tornilyo na to sa bawat gilid. Ayan yung pinaka preload para ma-adjust mo yung layo at lapit itong brake pad sa disc rotor. Hindi siya Allen key, guys. Ito, meron tayo ditong 5mm Allen, hindi siya kasha. At meron din tayo ditong 4mm na Allen. Hindi rin siya kasha. Maluwag siya yan. So, ang kakasha dito is yung T27 na torque. Yan. Ito yun. Itong sakto lang siya dito. Hindi siya maluwag, hindi siya masikip. Yan, tanggalin natin. Pag natanggal nyo na, parang meron siya dito. So, ito Allen keys na talaga itong nasa gitna niya. Kakasya na dito yung 4mm, I think. Hindi siya kasya. So, mga 3 yata. Subukan natin itong susunod. So, yun. Kakasya yung 3mm. Ayan. Makikita nyo, guys. Ayan. Gumagalaw yung brake pad. Imagine niyo may rotor na dyan. Tapos, ito yung pinaka-adjustment nyo para mas didikit siya sa rotor o kaya mas lalayo siya. So, ganun lang para just in case na gusto nyo mag-adjust ng brake pad. Tapos, ito pinaka-takip niya. Yun nga lang, gagamit kayo ng dalawang tools. Hindi po pwede yung size 4 na Allen tsaka size 5. Kasi pag pinilit nyo, baka mabungi itong pinakadulo niya at hindi nyo na mabuksan. Check naman natin, guys, yung brake pad na nakakabit dito. Kung madali nga ba makahanap ng brake pad na para dito. Pero napansin ko mukha siyang brake pad ng non-series. So, mas maigi na makita din natin. Tingnan natin kung kaya na matanggal. Ayun, tanggal na. So, dito lang sa ilalim ilulusot yung brake pad. Mukha nga siyang sa Shimano non-series, sa mga MT200. Sakto meron tayo ditong yung gamit na. Ikukumpara natin ngayon. Ito meron tayo dito yung gamit na. Ikukumpara natin kung pares talaga. Ito yung pinagpalitan na brake pad ko dun sa MT200 ko. Yan yung itsura, diba? May similarity sila. Check lang natin kung pareha sila ng size. Ito yung sa Zoom at ito yung sa MT200. Kung parehas naman, pero parang medyo may konting laki dito itong brake pad ni Shimano. Meron siyang kakunting nakausli. Definitely, hindi magkakasya to dito sa may brake caliper. Maigi, masubukan din natin to. Kasi medyo malaki siya eh. Tingnan natin kung kakasya siya. Ayan. Hindi siya mubra, guys. Feeling ko pag gumamit ka ng brake pad na Shimano, kailangan mong kikilan ng konting-konti lang naman dito sa dulo. Hindi siya papasok yun. Hopefully siguro mag-check na lang din ako sa online kung may sariling nabibili na brake pad dito para sa Zoom na to na medyo mas maliit yung width niya ng kaunti kumpara dito sa Shimano. Check natin kung magkano din yung price nito just in case na gusto nyong mag-purchase nitong preno na to. Dito tayo ulit sa boutique bike shop at hanapin natin siya. So check tayo dito sa categories. Ayun, Zoom. So ito pala. Ayan siya. Ito. Ayan. Okay, nakalagay dito is ito yung complete details ng pangalan. It's Zoom Bilateral Drive Disc Brakes. So this is for road. Ayan. Okay, sa mga road disc brake, pwede rin palang gamitin to. And actually, sa mountain bike, pwede rin to kung gusto nyo mag-mechanical brakes. So yung price nya, ayan, nakalagay dito is 1,068. Yung pinadala sa atin ay kulay red. Tapos yung isa niya pang kulay is color black. Itong brake caliper na to, ikakabit natin to ngayon sa ating road bike na si Legend. Ito
ito kasing road bike ko is this brake na siya. Itong bike na to guys, saktong-sakto tong brake caliper na to kasi naka IS parehas to sa fork niya at saka sa frame. Ayun guys, nakakabit na natin yung panlikod na brake caliper. Ang ikakabit na lang natin na last yung pangharap. Medyo natagalan tayo dito kasi medyo may mga alignment pa tayong ginawa. Pero so far, okay naman siya. Tapos after natin makabit tong parehas na brake caliper, next natin, itest na natin ito. Kakatapos lang nating masubukan itong brake caliper na to dito sa Feelin' Best. Ikot-ikot lang tayo dito sa road. Binibigla-bigla nga natin preno para makita natin yung response ng brake caliper. So far sa ngayon, okay na okay siyang gamitin. Habang ginagamit ko, mas lalong kumakapit yung preno. Actually guys, natuwa ako dito sa brake caliper na to kasi napakadali niyang i-bed in. Galing ako sa bahay namin, tapos nag-ride ako dito sa Feelin' Best. Ayun, medyo lumalakas-lakas yung preno niya. Pero sa una talaga, alos kakapiranggut lang yung kapit ng preno. Pero nung naikot-ikot ko na dito, ayun, lumalakas na lumalakas siya. Kasi ngayon, hindi ko pa masasabi na sobrang okay itong preno na to hanggat hindi natin nagagamit ng matagal. Kasi mahirap naman magsabi na sobrang okay nito tapos mga ilang weeks masisira, di ba? Pero sa ngayon guys, okay na okay to. Kung naghahanap kayo ng murang mechanical disc brake caliper para sa road bike nyo, sa CX nyo o kaya sa MTB nyo, sulit na tong Zoom bilateral disc brake caliper na to. Kung naghahanap kayo ng mga bike parts, kung mahilig kayo mag-Lazada, check nyo yung store nila, yung Boutique Bike Shop. Napaka-legit ng store na yan. At napakadami nilang bike parts doon na makikita nyo. Dito na lang ulit yung video natin. Maraming salamat sa panunod ulit. At laging pag-support sa channel natin. Kita-kits tayo sa mga susunod pa na video. Ride safe sa inyo and God bless! Thank you.